Nalala niyo po ba, mga kapatid, yung reklamo ni Ms. Jasmine Bulan? Siya po yung lumapit sa atin dahil ayaw akuin ng kanyang nobyo ang kanilang anak. Pumayag silang magpa-DNA test pareho para matapos ng usapan. Nag-iwan din kami ng pangako sa isa't isa. Pakinggan po natin. So willing ka rin mag-public apology kung sakali man mag-negative na talagang opo, hindi si Jeric ang tatay? Opo. Okay. At ganoon din po kayo, ma'am Jennifer, willing din kayo mag-public apology kung sakali man lumitaw na si Jeric talaga ang tatay? Okay po. Kapag ang naging resulta ng DNA test na hindi naman pala si Jeric talaga ang tatay, ako po ay magpa-public apology for calling him duwag, Jeric. At the same time, sasayaw po ako rito. O, dalawa, magpa-public apology na ako, sasayaw po ako rito. Oh. Kapag nag-negative. Okay? Yan yung deal. Ako po. Ah, kinakabahan ako. Andito yung result. Mukhang sasayaw ako nito. Mukhang magpa-public apology ako. Ah. Anyway, nandito na po si Jasmine Bulan at nasa yung telepono na rin ang nanay ni Jeric na si Jennifer Chua. Okay, magandang umaga po sa inyong dalawa, Miss Jasmine. Magandang umaga rin po. At Nanay Jennifer, magandang umaga. Hello po, Nanay Jennifer. Okay. Nandiyan ba si Nanay Jennifer, direct? Nay. Yes po, good morning po. Okay. Nay, andito yes, na po yung... Po. Opo, good morning po. Andito na po yung DNA test result. So, gusto niyo po malaman, ready na po kayo? Okay po. Okay. Kasi po, ang usapan na kapag negative po, na hindi pala talaga anak to ni Jeric, ako po ay magpa-public apology at ready na po ako. At the same time, ako po ay sasayaw. Oh, maestro, ready yung favorite ko kanta. Ha? Pero sa kabilang banda, kapag nag-positive naman po, ma'am, kayo po ay magpa-public apology. Tama ba, ma'am Jennifer? Si, okay. Alright. Si ano pala, si Jasmine ang magpa-public apology. Tama? Jasmine, ready ka na mag-public apology? Just in case. Opo. Okay. Ako po. Ito. ECDNA. Ito po yung gumawa ng DNA testing. ECDNA testing. Pipintahan ko. Ngayon lang binuksan to. Ah! Dali ah. Hindi ko titingnan para may thrill. Okay. Ano muna? Op! Opya. Yan. Ito na. Ho. Paternity report. Mother, Jasmine Martin Bulan. Child, Jose Maria Seb Bulan. Alleged father, Jeric Kua Samson. Ito na po. Ho. Jasmine. Po. Ano sa palagay mo? Naku po. Positive. Pinintahan ko lang ng konti. Jasmine, meron ka bang mga naging boyfriend? Noong kami po ni Jeric, siya lang po yung boyfriend. Siya lang talaga. Pero meron kang ex bago kay Jeric? Meron po, pero pabago po maging kami ni Jeric, two months po, hiwalay na po kami nun, bago ko makilala si Jeric. Bago makilala si Jeric, naghiwalay na kayo ng ex? Opo, two months po, hiwalay na kami. Okay. Sige. At andali lang. Direk. Op! Stop muna. Ma'am Jennifer. Yes, sir. Ano pong sa palagay nyo? Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Jasmine na 2 months before na makilala si Jeric, yung anak nyo, nakipag-break na siya doon sa kanyang ex? Meron ba kayong gustong idugtong dyan, ma'am? Hindi ko po alam actually ang sasabihin ko kasi twice ko lang pong nakita yung girl na nagpunta dito sa akin. So hindi ko po talaga sa lubos na kilala. And sige po. Oo. And hindi po kayo sure. Yung hindi kasi po ganito yan sir eh. Nung malaman namin na meron ng baby. So yung buong 9 months, wala talaga akong kaalam-alam. Wala nagsabi sa akin. Okay. So, maraming dumating sa akin mga report na nagsasabi na kung ano yung work ng girl. Tapos meron pa sa akin kasi dumating na report na nagpalaglag siya by 2018. Pero hindi pa naman sila nung anak ko noon. Okay.
Ah, kasi may mga nagsabi tungkol doon sa work ni girl. Kaya yung po... Ang dami, sir, eh. Ang dami marami. Yung complaint. Actually, meron pa siyang mga... May mga nalaman ako na meron siyang mga kaso sa barangay at sa police station. Okay. And meron ako mga pruweba ng mga yan. Kaya ako sa ma'am, ma'am, sabi. Huwag na natin isama yung mga kaso sa barangay. Doon na lang po sa baby. Ano po? Yun lang po. Okay. Ngayon, ma'am, kung sakali lang, hindi pa natin alam. Ako nga, hindi ko pa alam. Nasa palagitnaan pala ako ng papel. Kung sakali man, ito po ay nag-positive na talagang si Derek ang tatay, matatanggap mo ba? Oo naman, sir. Wala naman po tayong magagawa about that. Kaya lang, yun sa amin kasi, sa dami ng mga nare-receive kong mga tungkol sa kanila, parang nadudupa ako sa point na naguguluhan pa talaga kami, sir, and nasya-shock kami sa mga nangyayari. Okay. Jasmine. Okay, marami kasi mga chismis, pasensya ka na dahil doon sa work nyo. Ano nga ulit yung work mo, Ma'am Jasmine? Wala po talaga akong work. Mag-aaral po ako. Estudyante. Ah, matatandaan ko na ito yung nakipagkita, tama? Opo. Ito yung nakipagkita sa isang Chinese sa dito sa Manila. At sabi naman ni Jasmine, eh yun ay dahil kaibigan niya, ang shota talaga ng Chinese. So, ito yung sinasabing walker daw si Madam, si Ma'am Jasmine. Yun yung bintang na she's a walker. Okay. Now, Ma'am Jasmine, isa na lamang. Sigurado ka na, sorry mama, na habang kayo ni Eric, eh baka merong, alam mo na, merong nakasingit. Okay, nahirapan ako maghanap ng right word eh. May nakasingit. Wala ba? Walang nakasingit na hindi mo alam, hindi mo sinasadya, nakalimutan mo, may nakasingit. Tama ba yung tanong ko, Ma'am Jennifer? Tama yung tanong ko? Actually, sir, yung case kasi niya nung November, na sinampaan siya ng kaso, 4 months na yun siya niya nung araw na yon, and nakipag-pa siya sa Chinese, and nabayadan siya ng 50,000. Meron akong mga screenshots ng ganyan. Oh, okay. Pati yung pakipag-usap, pati yung video niya. Oh. As a nanay, hindi mo matatanggap kasi yung ganung klase ng video pag nakita mo yung anak ng babae na okay. Sige, sandali. Mukhang yung sinabi naman, may mga screenshot. Direk, pakiready na yung music ko. Nasasayaw ako. Nako, delikado to. Ako po'y humingi ng, paano ba? Ako po'y humingi ng sorry kung ano man po yung mga... Pinapractice ko lang po ito. Ako po, si Rafi Tulpo, humingi po ng pahumanmin. Okay, practice lang yun. Kung sakasakali. Jasmine, eto na ha. Eto na. Okay. Jasmine. Hello. Jasmine. Ano yung masasabi mo sinabi ni Ma'am Jennifer na eh, meron siya mga screenshot tungkol doon sa Chinese na binigyan ka ng 50 plus nakita pa kayo? Ano yun? Malapit na, isang dangkal na lang, doon ako sa result. Oh. Isang dangkal na lang, doon ako sa result. Dinadahan-dahan ko. Ano? Okay, sige. Direk. Change na po yung... Ano? Pero po, yung Chinese na po yun, nanghingi lang po ng tulong sa akin para malaman niya yung ginagawa ng girlfriend niya kasi marami pong kalokohan na ginagawa yung girlfriend niya. Tapos, ang sabi niya po, babayaran niyo po. Totoo po yun, pero wala pong katotohanan yung mga binibintang nila sa akin. Na para saan yung 50,000? Ma'am, para saan yung 50,000 na binigay ng Chinese? Para naman masatisfy itong si nanay Jennifer. Saan yung, tinanggap mo yung 50,000? Tinanggap mo, hindi. At para saan? Okay. Medyo nag-freeze. Tawag na ulit. Ha? Okay. Ito, titignan natin ulit. Dandaan lang muna. Hindi, dadandaanin ko lang muna kunti. Okay. Jennifer, anong sabi mo? Yung 50,000, tinanggap mo ba? Hindi. Hindi po natuloy yon. Ayun pa yung sinasabi nila na napunta kami sa police station, pero wala pong perang nabigay sa akin. Wala. Walang perang bigay. Hindi mo tinanggap. Yung 50,000 para tulong sana yon na magtulay ka doon sa girlfriend ni Chinese. Para hindi siya magkahiwalay. Opo.
Okay. Oh. Okay. Ngayon, Direk, malapit na lang talaga to. Okay. Op! Ma'am! Ma'am Jennifer, Nana Jennifer. Yes po. Okay. Sino-sino po yung mga nagchichismis na... Siya... Hindi niya pagsasabi ng 50,000 na yan. Kasi may screenshot ako about dyan eh. Na may video rin ako about dyan. Okay. So, may video kayo na tumanggap siya ng 50,000? May video ako about dyan, oo. Kasi ayaw na doon yung isori si 50,000 because meron lang nangyari. And meron pa silang isang case ng adi niya na nakipagkita nga sila doon sa MOA, doon sa isa pang Chinese ulit. And, so dalawang Chinese? 55,000. So may 50, kasi may 55? 55,000 dahil hindi threesome niya with her ate. Threesome? Oh, yes, sir. Meron akong screenshots ng mga yan. Teka muna, 55,000 ka-threesome nitong si Jasmine, si yung kanyang ate. Yes, sir. Meron akong mga screenshots niyan. Okay, sandali lang. May video pa ako niyan, sir. May video may, pa ako. May video pa? Okay, umpisa yes, na natin. Hmm. Direk. Op! Last na lamang. Jasmine, may video raw na ikaw ay nakikipag-threesome sa iyong ate kasama yung isang Chinese. Wala po. Sabi ni... Sige po, hindi na ba sa sir, hindi na tuloy yung pakikipag-ano nila dahil nahuli sila sa MOA. Nahuli. Ah, hindi pala natuloy, ma'am. Hindi na po natuloy. Pero lahat naman screenshot sa akin na nag-usap sila about that, nasa akin po yun. And nahuli lang sila sa MOA kaya meron silang police report doon sa MOA. Kung So ma'am, sandali lang po, para maliwanag. So yun po ay hindi natuloy. Hindi natuloy dahil sir, may pumunta yata yung girlfriend. Okay. So hindi natuloy yung threesome, in short? Yes, sir. Pero yung usapan na yan, parang hindi ko kasi gusto yung mga words na ginamit nila eh. Tungkol doon sa video, tsaka doon sa mga usapan okay. nila messages, parang hindi magandang pakinggan. Sige. Okay. Direk, malapit-lapit na. Op! Halimbawa po, Ma'am Jennifer, Nana Jennifer. Yes po. Ito po ay nag-positive. Kayo po ay maghingi ng sorry sa lahat po ng mga sinabi nyo. Kumbaga, kakainin nyo po lahat ng mga sinabi nyo dahil walang katotohan. Patapusin po ako. Dahil lumilitaw na mali kayo sa pagkakilala kay Jasmine. Ganun lang po simple yun. Yes? Hindi, sir. Kasi ganito yan eh. Ma'am, sandali lang. No deal. Kasi ako, ma'am, sasayaw ako regardless. Ma'am, dapat panindigan mo yung pang-promise mo. So, yung mga... kung ano man po yun na pag iniisip nyo against Jasmine, tatablahin nyo na yun. Sandali po, Ma'am Jasmine. At kayo po ay magpa-public apology. Tama? Tama po? Senapi. Wali nang tatablahin natin, sir. Kakalimutan na lang natin yun. Though alam naman natin na ganun talagang nangyari. Ma'am, hindi ma'am eh. Kasi ang pinag-usapan dito yung hindi niya anak yun, yung baby nila ngayon, sapagkat itong si Jasmine ay... walker, lalakero, nagpapabayad, etc., etc. May chismis, may screenshot. Yung palang screenshot na yon, sabi mo, hindi pala natuloy, etc. So therefore, you have to apologize for all those things that you said na hindi naman pala proper. Ma'am, come on. Kailangan ma'am, panindigan mo yung promise nyo. Parang hindi ko kasi bata, sir, na pag ay, hindi, ma'am. Ay, hindi, ma'am. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Para maging patas tayo rito, ang pinag-usapan na natin, yun sa pagkatao ni Jasmine. Kaya nga sabi ko, maging ako ma'am, mag-apologize ako and sasayaw ako rito. Ganun din po kayo. Okay, okay good. Direk, malapit na talaga. Okay, pinaka-last na lang. Last na. Jasmine. Oh. Okay. So, kapag ito ay nag-negative, magmamakaawa ka, para naman maging patas kay Ma'am Jennifer, kay Nanay Jennifer. Magmamakaawa ka kay Nanay Jennifer at mag-sorry ka, katakot-takot na sorry dahil lumitaw na niloko mo yung anak niya. At tama yung mga pinagsabi niya at magpakumbaba ka at magsusorry ka. Come on, be fair. Ready ka na kung anong sasabihin mo. Okay. Ito na po Nanay Jennifer at Miss Jasmine. Yung music ko, yung gusto ko yung song na Idol in Action siguro. Naka-ready na yon. Saka yung pagpa-public apology ko, paano ba ako mag-public apology? Pag nag-public apology ko, gusto ko lagyan nyo ng background. Yung medyo background na solemn. Yung pag-apologize ko. Ready. Okay na. Ito na.
Who? Nako, nakita ko na po yung result. Ma'am, Jennifer? Yes po. Ma'am Jasmine? Po. 99.9999999999999% ang baby ay anak nyo ni Jeric. Positive. Ayan. Yeah, 99.9999999% Ba't ka naiyak, Jasmine? Ba't ka naiyak? Ano po? Naawa po sa anak ko. Ah, naawa ka sa baby mo, of course. Of course. Kasi pinagtatabuyan ko nila yung anak ko. Pinagtatabuyan yung anak mo? Walang ganon. Bakit hindi nyo, bakit nyo tinitake? Kasi po, Tita Jennifer, kung hindi po, dapat po, bago po mangyari ito, nakikipuntahin na kayo sa amin. Hindi nyo po alam, lahat ng mga pinagsasabi sa akin, masasamang, masasamang kalitad, pinanggap ko po, para sa ano, natanggap ko po yung sarili ko para... Ma'am, mamaya na ipagpatuloy, ma'am, ha? Miss Jasmine, mamaya niyo pagpatuloy. Ma'am Jennifer. Yes po. Ito na po, naniningil na po ako. Ako po yung collector ngayon. Kukolektahin ko na po yung promise. Sige ma'am, go ahead ma'am. Nagkikinig kami lahat. Ma'am. Yes po sir. Out niyo muna yung audio ni Jennifer direct. Out. I mean ni Jasmine. Okay, sige. Nanay Jennifer, go ahead po. Nagkikinig na po yung buong bansa. Kasi po sir, ganito yan eh. Ma'am, hindi. No. Unconditional. Kailan po mag-apologize kayo? Yun po yung usapan eh. Ma'am, pakipatay. Dahil kapag hindi po kayo ng public apology, ma'am, pwede kayo makasuhan ng libel sa maniwala ka sa hindi. So now, this is the only way out na para hindi ka makasuhan doon mga pinagsasabi mong masama against dito kay Jasmine, you have to apologize. Kaming karapatang maghinala dahil sa mga na-receive naming video. Maski na ma'am. You can be sued for libel, trust me. Okay, now, pag hindi ka nag-apologize, then hindi ka napipilitin, pero sasabihin ko kay Jasmine na kasuhan ka ng libel. Attorney Garrett, tawagin mo si Attorney Garrett para malaman ito. Now, ma, Nanay Jennifer, mag-apologize ka o hindi? Patawagin mo si Attorney Garrett. Okay. Ma'am, mag-apologize ka o hindi? Yes, po. Sige, lagyan mo ng oras. Tik. Sir, kung ang pag-apology dahil nalaman namin mga, yung nalaman namin mga... Ma'am, ganyan, hindi. No. Ma'am, okay, yung oras, ayan, tumatakbo. Ayoko ubusin yung oras ko sa'yo, madam. Pasensya na, madam, sir, wala naman kami magagawa. Pero magsusorry na rin kami. Oh, magsorry ka, ma'am. Ma'am, mag-public apology ka. Come on, please. Okay, sir. Sorry sa mga ano, pero I don't... No, ma'am. Straight apology, ma'am, please. Okay, sorry sa family. Ha? Huh? Ma'am naman, hindi ka sincere. Hindi, sir, kasi alam nyo, siguro naman maiintindihan nyo ako. Ay, hindi, ma'am. No, ma'am. Ma'am, nilapastangan mo yung puri ni Jasmine sa buong mundo. It's just proper. Sir, Makinig ka. Ito, makinig ka. Andiyan si Attorney Garrett. Para naman mahimas-masang ka. Okay. Attorney Garrett Tungol. Attorney Garrett Tungol, magandang. Yes. Umaga sa'yo. Okay, nagsusubaybay ka kanina pa, no? Dito sa kaso. Yes, sir. Tama po. Nakamonitor po ako. Oh. Ito bang si Nanay Jennifer liable for cyber libel doon sa mga pinagsasabi niya, especially kanina lang at yung mga nakaraan? Yes, sir. No, kailangan po. Let's roll it back, no? Simula nung unang episode kung saan to na-air. Kailangan natin tandaan na yung mga allegations niya medyo mabigat. First, inallege niya na isang sex worker itong babae dahil nga siya daw nakikipagkita dun sa isang Chinese at para kapalit ng pera ay nakikipagtalik.
Second, sinabi niya pa po kanina na may video daw na umiikot itong ating complainant na kasama kanyang sister. Threesome pa, sinabi threesome. Binanggit niya salitang threesome. So, nga po sir, napakasama nitong allegation and magbumukhang masisira ang moralidad ng isang babae kapag ito'y kinalat, especially false. Ito kumalat na. Nalaman na ng buong mundo yung salita niya. So, ayun na nga sir. Makikita natin eh, sa dami po ng nanonood sa show ninyo, sobrang andyan po yung element of publicity. Sobrang dami na pong nakakaalam. Ngayon po, binibigyan nyo nga siya ng chance para siguro mawala kahit papano yung galit ng ating complainant at hindi na siya filan. Kasi pwede namang depensa is retraction ng kanyang statement, sir. Okay. So I suggest po, as a matter of legal advice, mag-public apology po siguro. Okay, kung hindi siya mag-public apology at nagsampa ng kasong cyber libel, ilang taon mo yung pagkakulong? Sir, medyo mahaba po kasi marami po siyang sinabing statements and marami siyang means of publication. Siguro may dalawang counts siya of 6 years nito, sir. Okay, hindi pala cyber libel kasi sa TV niya ginawa eh. So, libel lang, ano? Pwede pong pumasok ng cyber libel dahil available po yung material through online like YouTube and... Okay. Thank you, Attorney Garrett. Ma'am, no problem. Nanay Jennifer. Yes, po. Okay, 6 years ang pinakamababang pagkakakulong kapag itinuloy po ni Ma'am Jasmine yung kaso. So, will you apologize or not? Wala na akong oras, ma'am. Sige lang, sir. Mag-apologize na lang okay. Po. Okay. Sandali lang, ha? Pilipinas, makinig kayo sa public apology ni Madam Jennifer Chua. Go ahead po, ma'am. Delayed yung ano. Kaya nga, patayin niyo po yung TV para hindi ma-delayed yung transmission. Sige po. Go ahead po. Okay, sir. Sa ngayon, sir, isasantabi ko na lang muna yung mga nalaman ko, no? I will say sorry sa family. And siguro pag-uusapan na lang namin ngayon is about dun sa bata. Wala ko na rin na sorry, ah. Sorry. Sir, nag-sorry ako. Sorry na po nga sa family, sir. Ah, sorry sa family. Okay, sige. Yes po. Alright. Jasmine, satisfied ka doon sa ano? Nay. Ha? Masasalita daw po yung mama ko eh. Ah, sige. Pagbigyan natin. Sige. Pagbigyan natin, mama ni Jasmine. Nay, anong pangalan niyo po, Nay? Annalyn Bulan po. Nay Annalyn, ano pong gusto niyo sabihin, Nay Annalyn? Yung sinasabi po ng mother ni Jerry, masakit po sa akin yung kasi magulang ako. Lahat po ng kahihiyan, tinanggap na ang mag-asawa, tinanggap po yung bata. Pero yung sinasabi niya kuda siya ng kuda, hindi pa yan nalalaman kung anong resulta. Pagdarbiyado kami, kung ako lang ang masusunod, therapy, gusto kong ituloy ang reklamo sa kanya, pati sa nanay ni Jerry. Kasi hindi lang naman po buong mundo pong nanonood sa mga sinasabi niya. At idadamay ko yung mga nagsasabi sa kanya, yung mga sinasabi niya ngayon, idadamay ko. Okay, kung ako lang ang masusunod. Opo, pero Nay... Kasi naaawa ko si mata eh. Okay. Itinatanggi nila eh. Pero Nay, ang masusunod dito si Jasmine. Okay. Nakaklaman nila yung nasa loob ko. Okay. Mrs. Bulan, ang masusunod po dito kasi si Jasmine. So, Jasmine, okay, nakapagsalita na nanay mo. So, anong decision mo, Jasmine? Tinatanggap mo yung public apology para makamove on na or hindi? Gusto mo kasi magkita yung mag-ama. Gusto ko po magkita po yung mag-ama. Okay. Nanay Jennifer, gusto niya makita yung mag-ama. So, kami pong gagawa ng... paraan na para sila po ay magkita. Ano po, makapag-usap, makapagpirma sa barangay para makamubo na tayong lahat. Okay, ma'am? Okay, po. Grabe. Okay, sige po. Jasmine. Grabe. Jasmine. Gusto ko rin po makausap si Jeric, yung kaming dalawa lang po yung walang makikialam. Okay, sige po. Done. Kami hong bahala. Okay? Bigyan ko kayo ng pagkakataon dyan. Sige po. Huwag niyo po ibaba ang telepono. Kakausapin kayo ng mga staff para... pag-usapan yung schedule sa barangay at pag-schedule na magkikita kayo nung ni Jeric at Jasmine at nung baby at magkakaroon kayo ng pagkakataon na one-on-one lang kayong dalawa, pati kami, off kami, kayo lang dalawa mag-usap kung ilang oras ang gusto mo, pagbibigyan ka namin, okay? Salamat po, Nanay Jennifer. Okay po. Salamat po, Jasmine, Bulan, ma'am. Salamat din po, Sir Rafi, sa lahat. Okay, thank you. At salamat din sa Easy DNA. Okay.